Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong tagapagtanghal, si Jose Maria Alcacid. May istorya naman ako ng paggaling para sa inyo na bunga ng pamamagitan ni Padre Pio. Interesante ito dahil may kasamang istorya tungkol sa kama at unan ni Padre Pio. Yan ang inyong tutukan, alamin at panoorin. At sa ating pagsisimula, nais ko munang anyayahan ang ating mga bagong tagapanood na mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Gawin ito at maisasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. Si Eublio Cardone ay ipinanganak noong 1921 sa Pietrelcina, Italy, ang bayan ni Padre Pio mismo. Ang mga magulang ni Eublio ay matalik na kaibigan ng mga magulang ni Padre Pio na sina Giuseppa at Grazio Forgione na nakatira malapit lang sa mga Cardone. Ang lahat ng tao sa Pietrelcina ay maaaring kilala si Padre Pio mismo o narinig ang tungkol sa kanya, kaya malaki ang pagpapahalaga sa kanya ng taong bayan doon. Nang ikasal ang mga magulang ni Eublio, ang ina ni Padre Pio, si Giuseppa, ay ibinigay sa kanila bilang regalo sa kasal ang kama at unan na pag-aari ni Padre Pio. Sa mga panahong iyon, lumipat na siya mula sa tahanan ng pamilya at nakatira na sa monasteryo ng mga Cappuccino sa San Giovanni Rotondo. Dahil sa kanilang malaking paggalang kay Padre Pio, pinahalagahan ng mga Cardone ang kanilang napaka-espesyal na regalo sa kasal. May ituturing na ito bilang segundang klaseng relikya na namana nila. Noong bata pa si Eublio, nagkaroon siya ng malubhang sakit na pulmonya. Malala at wala na raw pag-asa ayon sa doktor. Sinabihin na niya ang ina ni Eublio, si Angelina, na bumili na ng kabaong at mga damit pang libing na siya namang tinupad niya. Nang mapansin ang napakataas na lagnat ni Eublio, hindi na inaasahan ng doktor na magtatagal pa ang bata sa buong magdamag. Sa kanyang pagkadesperado, lumuhod si Angelina sa harap ng larawan ni Padre Pio na nasa kanyang tahanan at nanalangin upang hilingin kay Padre Pio na mamagitan at iligtas ang buhay ng kanyang anak. At nagsimulang bumuti ng husto ang kalagayan ni Eublio. At sa maikling panahon, ay naging maayos na siya. Narinig ng lahat sa Pietrelcina ang tungkol sa kanyang mahimalang paggaling. Tuwang-tuwa ang buong bayan. Nabalitaan ni Michael Forgione, ang kapatid ni Padre Pio, ang tungkol sa pagpapagaling ni Eublio at dinalhan niya siya ng isang tuta upang makasama niya at maaliw siya. Naalala ni Eublio hanggang ngayon si Michael at ang dalawang kapatid ni Padre Pio. Nangako si Angelina na balang araw ay maglalakbay siya sa San Giovanni Rotondo at personal na magpapasalamat kay Padre Pio para sa himalang ginawa niya para sa kanyang anak. Makalipas ang ilang panahon ay nakapaglakbay din sila ng kanyang anak. Nang pumasok si Eublio sa monasteryo at pumasok sa sakristiya, nakita niya sa unang pagkakataon si Padre Pio. Napagtanto niya na kagad na siya ay nasa presensya ng isang santo. Si Eublio ay 7 taong gulang noon. Magiliw siyang binati ni Padre Pio at tinawag siya sa kanyang pangalan. "Ikaw si Eublio," sabi niya. "Anong nararamdaman mo ngayon?" Nagulat si Eublio sa sinabi niya dahil ito ang unang beses na nagkita sila. Napakaganda ng pagbisita ni Angelina at Eublio kay Padre Pio. Ibinahagi nila ang mga alaala ng Pietrelcina at mga kwento tungkol sa mga magulang ni Padre Pio
at marami sa kanilang mga kaibigan. Isa itong karanasang hinding-hindi nila malilimutan. Sa maglaon ay lumipat si Eulogio sa Estados Unidos noong kanyang kabataan at hindi niya nadala ang higaan ni Padre Pio, ngunit nagawa niyang dalhin ang unan ni Padre Pio. Sa panahon ng ibinahagi ni Eulogio ang kanyang istorya, siya ay may 84 na taong gulang na, 84 years old, at mahigit 75 taon na siyang natutulog sa unan ni Padre Pio. Kaya mapalad si Eulogio at meron siyang alaala ni Padre Pio. Si Eulogio ay naging abala kamakailan sa isang proyektong malapit sa kanyang puso, ang Dambana, Kapilya at Monumento ni Padre Pio na itinayo noon sa Landisville, New Jersey sa Estados Unidos. Noong 1997, ang Dambana ni San Pio ay pinlano ng mga magsasakang Italianong Amerikano na sina Marie at Pete De Andrea. Sa tulong ni Ron Angelo, isang lokal na arkitekto, natupad ang disenyo at natapos noong 2002. Ang estruktura ay binubuo ng 3 estatwa at 4 na palapag na monumento na itinayo sa 10 hektarya ng lupa. Kasama sa Dambana ang relikya ng isang guantes ni San Padre Pio. Marami na ang mga biyaya na natanggap ng mga taong pumunta sa Dambana upang manalangin. Maraming beses na naramdaman ni Eulogio ang patnubay at proteksyon ni Padre Pio sa paglipas ng mga taon. Siya ay nagpapasalamat magpakailanman sa kanyang espiritual na ama. At yan po ang ating istorya ngayong araw at sa aking pagwawakas tulad ng aking nakag-ugalian na ay inaanyayahan ko po kayo na lumuhok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante at buwa ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang lingguhan o buwa ng mga pamisa na naaayon po sa inyong buwa ng donasyon o abuloy. Bukod dito, maaari rin po kayong makatanggap ng binasbasang larawan at medalya ni Padre Pio. Pakatandaan na ang mga misa na ipinagdidiwang para sa inyo habang kayo nabubuhay ay mas mahalaga kaysa sa mga misa na ipagdiriwang matapos yung yumao. Yan po ang turo ni San Anselmo at ni Papa Benito XV. Kaya samantalahin po ninyo ang pagkakataong ito na makapagpapisa sa inyo ng regular habang kayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Para sa mga karagdagang mga detalye ng paglahok, maaari ninyong pindutin ang buton sa itaas o basahin ang mga alintuntunin ng paglahok sa description box sa baba. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio@gmail.com. angtinignipadipio@gmail.com. At dito po ay magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagtangkilik sa aming YouTube channel na ito. Hanggang sa muli po nating pagkikita, kaway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.